beginning. So before we start, we'd like to thank the media for covering this very special event. We'd like to thank Mix Global, Alt Magazine, GMA Network, Manila Concerts, One Music PH, ABS-CBN Push, Kapamilya Online World, Business Mirror, Business World, Manila Bulletin, Philippine Star, News 5, and Net25. So, and ABS-CBN News. So, thank you everyone for thank you guys. Thank you. Hello everyone. Good afternoon. Thank you so much for coming today and patiently waiting with us. And I'd like to formally welcome Kim, Anjo, Allen, Sarki, Poch, and Ron, Silent Sanctuary, to the Universal Records family. Again. Yeah. We signed them up 2007, and we're so happy that they're back again with us. Definitely stronger and more songs. Mga malalakas na songs talaga. So I hope you all support Silent Sanctuary, and thank you for coming again. Thank you. Welcome back! Alright, so... Ay, wala pa. Excited. Ah, yun nga po, parang nakaka-assay lang po namin, may major concert na kagad pa. Parang nakaka-over, kasi for the longest time talaga, parang pangarap lang namin yun na magkaroon, kasi natatakot din po kami, at yun, wala pa nag-support din na gawin namin yung mga gusto namin gawin noon. So ngayon, nandito na you are to support us. Ang bilis sa mga pangyayari, by next year magkakaroon kami ng major concert. Sana by Feb or okay, kung ano pong plano ni Ma'am Kat sa concert po. Nakakabay na. Musical o kaya ano, i-elevate ito into theater or into movie bilang silent sanctuary rin naman. Parang ano po, no? Parang ano po? Parang AHEM, parang Rock of Ages, Parokya, BNE. Parang soundtrack siya, no? Ganda nun, no? Yun nga po, parang si Ma'am po, Ma'am Kati. Ako si Ma'am Kati yung makapagsagot niya from the success of BNE. I'd like to say nga that Silent Sanctuary, sila yung one of the few OPM artists na naka-reach ng 100 million streams. Specifically in Universal Records, next to Parokya ni Edgar and Shantigo, Silent Sanctuary is one of them. So, yung tanong ninyo about the musical, yeah, may plano kami. Wow. Yeah. Or your thoughts na lang, sorry, after hearing that. Parang sobrang kakasign lang po namin, sobrang dami nang mangyayari kagad na nakaka-overwhelm. So parang, well, good thing din po na nangyayari yan dahil sa part din po namin, syempre mas kagalingan pa po namin kasi malaki po yung tiwala sa amin ng Ma'am Kat and you are, na syempre kami rin po tatrabaho rin ng matindi sa songwriting para naman in return, parang maging okay pa yung maging outcome ng side. Kasi baliwala, nag-side ka lang, tapos babanjing-banjing ka lang, parang yun. So, yun po. Maraming salamat, Ma'am Kat, kasi parang kang gagawin sa amin, makeover, mga gano'n. Kasama pa na yung sa amin. Kasama pa na makeover. Siguro, second question ko naman is, yun nga, you've been in the industry for more than 2 decades na. What is the staying power of Silent Sanctuary? Bakit Silent Sanctuary pa rin kayo up to this day? Pero siguro, unang-una po yung bonding namin nasa band. Kasi, kahit Tagalog kayo magaling, I mean, kung hindi okay yung internal nyo, hindi tatagal yung band eh. Parang kumbaga, kasi kami, sobrang tagal na yung magkakaibigan. Alam na namin po kung ano yung ugali namin sa isa. Tapos talagang mahal, pare-pareho kami ng mission sa buhay kasi kumbaga pare-pareho kami musician, gusto namin mag-pick talaga kung ano man yung pick na yun. So yun po, siguro yun po yung main factor ng pagiging matagal sa banda.
yung makikisama sa isa't isa, pagkakaintindihan sa isa't isa, tsaka kung ano na yung goal nyo. Parang main goal lang is to create music, parang art o kung ano man po yung man. How do you handle? Sanguli talaga. Benta-benta to. Naka-blotter. Hindi yung malalim. Alright.